Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kaper si Lapid, bumabanan! Lapid Fire! At sa pagkakataong ito, babatiin ko muna si Lieutenant Colonel Rosalino Ibay Jr. at ang kanyang mga tauhan sa Special Mayor's Reaction Team o SMART ng Maynila. Kasi po sila ang kasama sa mga umaresto, kaya binabati ko po sila dito sa isang ugok, ha? Na nagngangalang Ninyo Barsaga, yung bakla, ha, na inarestong vlogger, mga kaibigan, dahil sa bisa po ng tatlong cyber libel na kaso pala ito. 2018 pa pala ang warrant of arrest nito. Ibig sabihin eh, nagtatago ito, mga kaibigan. Inaresto ito sa Baguio pa pala, oh. Oh, bagay, alam ko, taga Baguio yan eh. Kasi nung araw nga, nakikinig sa akin yan. Panayan text niyan sa akin, may kaaway siyang bakla. Nirireklamo niya. Eh sabi ko, wala akong magagawa dyan. Away ng mga bakla yan eh. Ha? Ano pakialam ko dyan? Personal yung away yan eh. Sa kanila kasi pala, ang pagkakaintindi nila, pag personal na away mo, pwede mong gamitin yun sa pagsasahing papawid. Kaya nakita mo yung mga ano, yung isang abugago, ayan o. Kasasabi ko lang kagabi, di ba? Baka maraming abugado dyan, di ba? Laba kayong gagawin na para sampahan ng kaso yan. Yun, may nag-file na ng, magpa-file na ng disbarment case laban dong kay Katok. Ha? Mga kaibigan na nagmura, sipin mo, murahin mo, namatay na nga. Anong klase kang tao? May pare nga nagsabi, yung hayop, pagka patay na yung kalaban, kaaway, hayop yun ha, tumitigil na eh, sa katatahol eh. Oh, mga kaibigan, eh ito masahol pa sa hayop ito eh. Ha? Eh patay na yung kalaban oh, tumatahol pa, mga kaibigan. Sabi nung pare yun, ha? Hindi ba sa ugali natin, kultura nating maraming matitinong Pilipino, ang isang tao kapag bagsak na, hindi mo na dapat adyakan. Di ba? Bagsak na eh. Bakit sisipain mo pa? Oh, kaya marami nagagalit sa ganun eh. Kaya yan ang ano eh, nagsisilbi ng daylan para magsiklab ang kalooban ng maraming tao eh. Mga kaibigan, kapag nakita nila na yung isang tao bagsak na, eh tatadyakan mo pa, abay ano na yun, sobra na yun, maliban sa mga asal hayop, di ba, nakamukha nito. Kaya congratulations so, ah, sa mga umaresto rito. At pangalawa, natulungan ko pa ito eh, naikwento ko na, di ba, humingi pa sa akin ng tulong ito na makakuha ng dugo diyan sa Red Cross noon. Eh binigay ko nga telepono ni ano ni, kasi hating gabi tinatawagan ako, natutulog na ako eh, galing pa ako sa programa eh. Eh sabi ko, ito tawagan mo kasi ito kamag-anak ko na kuha na official ng Red Cross, Philippine Red Cross. Oh, ngayon, inaresto ang walang hiya. Ito kasi marami ng minura ito. Maging si Vice President Lenny Robredo, kung kausapin ito. Alam nyo, yung sa Tagalog, ah, nung fuck. Sinasabi niya yan, oh. Kung ilang beses daw ba, ha, nakikipag-sex si Vice President Robredo. Tinatanong niya, pati yung congresswoman, kinuwento sa akin kanina nung kausap natin eh. Ang sabi niya, alam mo ba yan, merong in-interview na congresswoman,
party list yata yun. Nag-uusap sila, tinanong niya yung congresswoman, ilang beses ka bang nakikipag-sex? Tapos minura ng PI. Ha? Pinagmumura ng PI. Eh, tao ba yun? Radyo ba yan? O, ano ba yan? Media ba yan ganyan? Mga kaibigan, alam nyo ha, ito yung video nung mahuli na siya. Pagkatapos na siyang mahuli, dinala na siya sa presinto siguro ito, mga kaibigan. Ito, pinagtapat niya ngayon. Pinagtututuro na ngayon niya kung sino-sino ang mga nag-uutos niya, kung paano sila, paano nila ginagawa ang panlalait, pagmumura sa tao, ha? Tinatakot nila, yun ang paraan. Tatakutin ka sa ganitong paraan ng basta tao lang na susulpot na ganyan. Akala mo eh, nasubaybayan ang pagkatao mo sa buong buhay mo nang walang pinagbabasihan. Eto ho, dito ngayon napatunayan na ang nag-uutos pala, isa sa nag-uutos, iyang kumakampanya para kay Sara ngayon. Eto, panoorin ninyo at pakinggan ninyo. Na, kung kay Mayor Isko, ano sabi? Ako hindi naman ako taga Maynila. Hindi naman ako nakakasama niya. Nag-meet kami ni Mayor. Una yung flag ceremony. Pangalawa, hindi, kaya nga, ginawa mo yun kasi may nagsulsul sa'yo. Opo. Sabi ko sa'yo, personal, at wala ka naman talaga. At yung nagbigay ng sulsul na yun, eh, taga doon, si Daniel. Ayun. Duplesa. Sige. Ayun naman eh, may conversation naman kami. Sino-sino pa yung mga gusto niya sirain sa'yo? Hindi, yun lang, kay Isko. Saka sino pa? Mayroon kang pinakita sa akin na pinapicturean mo. Ay, kay Manny Pacquiao. Sa PBP Laban yun. Sige. PBP Laban, naggalit-galit siya kay Ron Monsayak. Sige. Yun. Basta ito, ito ha. Ito, diretsahan tayo. Lato, ikaw may gusto ha. Hindi, sir. Okay, hindi kami ha. Sige. Hindi ka namin tinuturuan dito. Na gusto mo nang maayos lahat. So sabihin mo muna kung sino yung tatawagan mo. Si Daniel. Ayan. Okay, sige. Yan ang blanco. Ay, Mars! Oo. Mars, ganyan mo ako padadalahan nung ano, nung mga tarpaulin. Maganda yun. Sabi ako si Sir Oliver Mars. Oo. Uy, kagabi, napanood mo ba yung live ni Kuya Banat Bay? Hindi, Mars. Ang program din si Kuy. Oo. Ang topic niya kagabi, Robredo Moreno. Oo. Ano ang bago kay Isko? Meron kang ano, para awahin ko? Bukas yata mag-ano siya. Bukas ma... Ay, meron siyang bagong post na yun. Tinatanong siya kung si Mayor Sara nga. Parang malakas pang ano. Ang sabi niya, tao pa rin daw ang magdedesisyon. Parang mga ganun na naman yung statement. Pero bigyan mo ako ng ano. Kasi minsan, kulang naman yung binibigay mong binabasa ko eh. Sige, bibigyan ito ulit. Oo. Ha? Sa capital letter mo, ha? Capital letter mo. Oo, sige, Mars. Sige, Mars. Ingat, ingat, Mars. Ingat, Mars. Ingat, sige, Mars. Napakinggan, napanood po ninyo, mga kaibigan, ang nag-uutos daw sa kanya, nag-uudyok. Eh, yan ang kumukumpas. Akala niya kasi, makakalusot na siya sa asunto kapag nagturo siya ng ganun. Palibasa nga, hindi media eh, di ba? Ito naman mga tanga, akala nila pag nagsalita, totoo na eh, di ba? Akala, pag minura mo yung tao, eh, totoo na sinasabi mo dahil minumura mo. Eh, mga kaibigan, dinig na dinig ninyo na si Isko, si Mayor Isko, di ba? Yan din ang trabaho nung isa pa, yung makapal din ang uso, mga kaibigan,
na binabanggit niyang pangalan. Eh ngayon, mga ano yan eh, mga, yan ang trabaho nila talaga eh. Ang kumukumpas na sinasabi niyang naguudyok sa kanila, eh binanggit niyang pangalan, Daniel Noblesa. Sino ba ito? Ito rin yung may alias na Angelo Noblesa. Ha? Na founder nitong Inday Cares. Ano itong grupo na ito? Ito yung nagkakalat ng tarpaulin sa kampanya, para sa kampanya ni Sara Duterte, mga kaibigan. Yung early campaigning. Ito ho. Ngayon, bakit nila sinisiraan? Dinig na dinig ninyo. Kapag ka hindi nila gusto, nakabantay sila yung inaakala nilang hindi susuporta kay Sara Duterte, ay mumurahin nila. Dinig na dinig ninyo eh. Hindi ho ba? Bigyan mo anya ako na akala mo, pinag-aralan niya, yun lang pala, sulsul lang pala. Eh hindi ho ganun ang magbabase ng pagsasalita, ha? Hindi ka magbabase sa sulsul sa'yo. Ha? Magbabase ka, beberipikahin mo kung ano yung dapat mong ibalita at sabihin. Hindi ba? Wala. Nakita ninyo. Base raw sa sulsul nito. At yun, magkausap pa sila sa cellphone. Napanood at napakinggan po ninyo. No? Di sa madalit sabi, maliwanag na. Basta hindi kakampi, tatakuti nila. Ayun ang papel nila, kumagat, parang aso. Ha? Aso talaga ang papel eh. Di hayop talaga. Hindi talaga tao, mga kaibigan. Ano po? Maninira, mumurahin ka, ayun, naaresto ngayon. Kinakanta niya ngayon, tinuturo niya ngayon itong mga taong ito. Yung mga tao na yan, akala nila, hindi sila maiimbestigaan. Tignan natin, pag dumating sa hukuman yan, magkakaalaman, di ba? Ang katunayang, ano yan eh, bakit na-aresto yan? Ba, hindi sinisipot yung kaso eh. Di ba? Hindi ka sumisipot, kaya ka na warrant of arrest. Yung warrant of arrest, bababa yan, kapag ka pinailang ka na ng piskal sa hukuman. Alias warrant yata yung inisyo sa kanya, mga kaibigan. Dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing, sa piskalya. Di winarant ka ngayon. Ibig sabihin, hindi mo hinaharap yung kaso. Nakita ninyo, iba na salita. Ha? Nagtuturo na. Sa media, oh, ganito yan. Ha? Halimbawa, meron akong in-expose. Ha? Galing sa mapagkakatiwala ang source na aking na-interview. Sinabi niya sa akin, pinangalanan niya sa akin kung sino ito. Pagka ako dinimanda ngayon nung tao, sasabihin ko ayon sa source, di ba? Pipilitin ka ngayon sa usgado. Pag na, sino yung source mo? Ba hindi ko pwedeng pangalanan eh. Di ba? Pagka ayaw mong pangalanan ang iyong source at tungkulin mo yun bilang isang media na proteksyonan mo ang impormante, ha? Yung impormante mo. Hindi ka pwedeng puwersahin ng hukuman. Hindi niya alam yun, mga kaibigan. Hindi ka pwedeng pilitin ang husgado kung sino yung source mo. Natatandaan niyo si naging kalihim sa panahon ni Marcos, si Aspiras ng tourism, dating reporter yun. Na nung siya ay nakasuhan, meron siyang isinulat, pero hindi niya binabanggit kung sino yung source niya. Nung nasa trial na siya ay nililitis na siya ay pinipilit siya ng hukuman na sabihin kung sino yung
pinanggalingan ng impormasyon. Hindi niya ho yun sinabi. Ha? Yun ay nasasaad doon sa Sotolo. Ha? Ang gumawa noon yung lolo ni Vic Soto na dating senador, yung batas na yon. Ang tawag doon ay Sotolo. Hindi ka pwedeng puwersahin, i-compel, ha, na isiwalat mo, protektado ng batas, yung hindi pagsisiwalat ng isang media man sa kanyang source o pinagkuna ng impormasyon, ha, sakaling piliting ka ng hukuman. Meron kang karapatan na itago, protektahan kung sino man yun na nagbigay sa iyo ng impormasyon. Hindi nila mapipilit yun. Batas yun, mga kaibigan, na proteksyon ng media at nung pinagkunan niya ng information. Eh kasi, halimbawa, may binulgar ako. Ganito ginawa niya, nagnakaw yan. Saan nagnakaw? O may ginawa silang kontratang ganyan, ang laki ng kickback nila, di ba? O ganito lang ang halaga, ginawa nilang malaki halaga. In-expose ko yun, halimbawa, di ba? Ano dapat ang maging reaction ng taong isinulat mo? Ha, para patunayang hindi totoo sinasabi mo, para kanya idemanda. Abay, ang kailangan niya lang gawin, ipakita niya. O ito yung kopya ng sinasabi mong transaksyon. Ha? Sabi mo, ganyang halaga yan. O, eh, hindi naman tumutugma eh. Di ba? Yun. Ang merong karapatang, ang merong tungkulin na maglabas ng ebidensyang hindi totoo, ha, ang sinulat, kasi pinararatangan ka ng libel eh. Libel case eh, di ba? O, patunayan mong hindi totoo yan sa pamamagitan ng pagsusumiti mo ng ebidensya. Ngayon, hindi na ganyan eh. Natatarantado na minsan yan eh, ng, sa fiscal's office pa lang, yung mga corrupt, ha? Yung mga corrupt na prosecutor, mga kaibigan. Hindi naman nagpipresenta ng ebidensya yung tao na hindi totoo. Bay, pinapail ang kaso sa husgado eh. Ha? Kaya, nagiging abala, talagang tinatarget lang mga media. Pero itong mga ito na tahasang bumababoy, wala silang ginagawa. Hindi ba? Baka nga makalaya pa yan eh. Sa bisa ng piyansa eh. Hindi ba? Magpipiyansa lang yan eh. Eh siguro, mga 100,000 ang piyansa niya. Cyber libel ito eh. Mas mahal ito kaysa sa kasong karaniwang kasong libel. Pero tayo ay, ayun nga, kinukongratulate natin. Sana marami pang ganito. Ha? At marami pang sumunod, ha, na ma-aresto. Di ba yung isa nagyayabang dyan? Kaya pala, nung si Isko, binatikos yung pagkakalat nila ng tarpaulin sa Maynila, abay, pinagmumura na siya nitong mga vlogger nila. Yung pala, orchestrated pala yan. Yan siguro ang inutos sa kanila. Yan ang gagawin ninyo ay para matakot sila at wag silang, hindi pwedeng hindi sila susuporta kay Sara Duterte. Yan ang ibig sabihin nun. Mga kay, bawal sumuporta sa iba. Ang pwede mo lang gawin, sumuporta ka kay Sara, mga kaibigan, sa pagtakbo ni Sara. Eh, pero ibang usapan na ngayon eh. Sabi ko nga sa inyo, merong divine intervention lagi. Laging merong lihim na paraan ang tadhana. Ha? Eh, nakita ninyo. Ito lamang pagkamatay ni President Noynoy Aquino, malaking bagay yan para ipakita ng tadhana na kumikilos. Ha? Ang kamay ng tadhana, mga kaibigan. Eh sabi pa nung iba, yung kantsaw nila nung iba, di ba? Eh namatay si Ninoy, ang naging presidente, biyuda. Ha? Eh ngayon, namatay si Cory, sumunod yung anak, di ba?
Eh, ngayon, namatay naman si Noy Noy. Ang papalit daw eh, byuda na naman eh. Eh, sino yun? Wala namang asawa si Noy Noy. Eh, yung isang kumakandidato, hindi naman byuda yun eh. Sabi ko sa inyo, huwag kayong madi-despair, ha? O, panghihinaan ng loob, ha? Dahil sa nakikita ninyong tarpaulin. Tarpaulin lang yan. Ito, sabi nga ni Vice President Robredo noon, sa isang pahayag na nabasa ko mga local official yung action natin, katulad niya, meron silang vaccine express, di ba? Na tumutulong sila sa pagbakuna. Ang nakakatulong talaga ito si Vice President Robredo eh. Ha? Lahat ng pagsisikap ginagawa para makumbinsi ang marami na magpabakuna, di ba? Eh sabi niya yung iba hindi nakikipag-cooperate, yung mga LGU, marami sa LGU. Kaya nahihirapan kaming makapasok sa mga yung tulong namin hindi namin magawa sa taong bayan sapagkat hinahadlangan eh, mga kaibigan eh. Hindi nakikipagkaisa. Mabuti na lang itong Maynila, nakipagkaisa, di ba? Dito sa proyekto, pinakahuling proyekto ni Vice President Lenny Robredo, isa lang naman yan sa proyekto nila, di ba? Patuloy. Yun lang ang opisina nilang namimigay talaga eh, simula nung pandemic eh, ng mga tulong eh, di ba? Hindi nga lang kasing dami ng pinamimigay kapag mga kampanya itong nasa gobyerno, di ba? Itong nasa administrasyon o kapanalig ng administrasyon. Pero kasi ang mga tulong, yun nga yung sinasabi na hindi nakikipag-cooperate. Yung ibang mga negosyante, hindi rin tumutulong eh. Sa kanila, di ba? Hindi rin nagpapadala dahil natatakot din. Mga kaibigan, baka sila ay pag-initan. Ganon din yan, yung mga vlogger na yan, na ang trabaho ay takutin pagka alam na ikaw ay hindi magpapagamit, ha? Para kay Sara Duterte. Yan ang mapapala mo. Si Kaper si Lapid bumabanat. Lapid Fire! Ito ho, itong mga taga-immigration, bukas natin ipagpapatuloy ito. Pero ang balita ho ngayon, natatandaan nyo ba yung extortionist na dalawang opisyal ng immigration? Ha? Hinatulan na po ng Sandigan Bayan. Ano ito eh? Reclusion perpetua eh. Habang buhay na pagkabilanggo, ha? Ang inihatol dito sa dating dalawang deputy commissioner ng immigration na sina Al Argosino at Michael Robles. Kasama ho sa hinatulan dito itong kernel ng mais, dating kernel na si Wenceslao Wally Sombero Jr. Ito'y kilalang kilala sa daigdig ng illegal na pasugalan tsaka sa smuggling, mga kaibigan. Ano ho? Itong si Wally Sombero. Naging tauhan ito nung korap na general na napuesto sa customs. Taga-kolekta ng tongpat sa mga smuggler. Oh, nung panahon na ni Gloria Macapal Arroyo, mga kaibigan. Ngayon, hinatulan na ho ito. Ha? Natatandaan nyo, sila yung dalawang nakuna ng video na tumatanggap nung 50 million. At katunayang ng kanilang pag-amin sa kanilang ginawang kahayupan, yung ibinalik nila yung pera. Di ba? At ang ginawa pa ng mga gago, isinoli yung ebidensya, yun ang ebidensya, yung pere. Inamin nila, hindi pa na ano, nasa kotse. Oh, naghati kami. Pero ito ha, magtaka kayo rito, ito yung mga taga-Sambeda ito.
Ha? Ayon sa balita natin, itong dalawang ito, yung isa rito, yung Michael Robles, itong Michael Robles, ikuan ito eh. Piskal na pala dati ito sa Pasig. Ha? Pero kapwa sila mga Sambeda Law, graduate ng Sambeda Law, mga kaibigan. Mga kaprat, ha? Mga kabrad ni Digong nyo, mga kaibigan. At itong si Robles, pinilit lang daw ito ni Vitaliano Aguirre na pumuwesto sa immigration. Sipin mo, piskal na siya. Pumunta pa sa immigration. Pagkatapos noon, hindi naman siya tinulungan, di ba? Noong sumabit na sila. Ang paniwala ng marami dito, hindi gagawin nitong dalawang ito ang mangotong nang walang go signal galing kay Aguirre, mga kaibigan. Yun ang nakapagtataka rito. Dalawa lamang silang nakasuhan dito, pero yung iba, ha, magmula sa kay Aguirre hanggang dito sa Commissioner ng Immigration, wala hong nasabit. Bukas, talakayin natin ulit ito. Pero kailangan muna nating bumati, mga kaibigan, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon at mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin. Binabati natin si Engineer Dino Cruz sa kanyang kaarawan. Anak po siya ni na Joel Cruz at Lourdes Baltasar Cruz ng San Diego, California. Happy birthday, Engineer Dino Cruz. At huling birthday na raw ho, ha? Huling 75th birthday na ng Biyena ni Oscar de Jesus na si Ginoong Hari Vitale ngayong taon. Siyempre, huling birthday na yan. Pero malakas pa yan eh. Kilala natin yan eh. Happy birthday kay Ginoong Hari Vitale ng Los Angeles, California. Ang pagbati galing din sa kanyang mga apo na sina Keegan, Kyle, Nigel, JM at Aletea. Pinababati naman ni Erlinda Dula Talawe, ang kanyang ama na pumanaw na pero 101 years old ngayon kung nabubuhay. 101 ang edad kung nabubuhay. Pero pumanaw na po ito. Birthday daw ni Ginoong Timoteo Dumanil Dula. Ayan, ha? At dahil birthday nila ngayon, narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Oh! At abutin mo pa sana ang marami. Binabati rin natin si Nanay Leonora Avila ng Chino, California. Si John Bornales ng Makati. Binabati rin po natin, laging nanonood at nakikinig sa atin, si Joel Cruz. Siyempre, yung anak niyang nag-birthday. Si Neil Young, Jomar Apolinar, Mamu Moon, si Eric Capriccio, Bob Andrade, Marisa Perulini, Hubert Ivan Pang, Gracie Corbito, Ferdinand Ducusin, Geraldine Ibon Crisostomo, Nelson Biblanyas, si Wenny Hoya at ang kanyang husband. Binabati natin sa California rin. Si Boji, ha? Hoya. Ito, at random ang ating pagbati dahil wala na tayong oras. Si Carolina Lugi.
O si ano ho, Carol Torres Brihinyo, Carmela Torres Balcos, Jorge Beichong, Ella Samson Albiar, Kaani, Plormata Saludes, Kaenyang Mina, si June Gases sa Guam, dating vocalist ng Abracadabra, si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya sa Guam, Family of Musicians. Si Cynthia Pineda, dyan po sa Tondo na nanonood sa atin, Anita Hapon, si Joven Pabalan, Miguel Junior de Tablan Domasian, si Leonida Texon Sandro Can, Hilario Carlos Baldubino, Edwin Pesana, Lourdes De Vera, Nelly Serran Family. Ayan po mga kaibigan. Noel Untalan, Lucito Sapno Senior from Michigan, USA, nanonood. Rudy Santos ng Bandang Horoscope na naka-base na po ngayon, si Rudy sa California. Salditing, Hilarion Benedicto, Neil Edward, si Pio Astorga, Rene Cruz ng Las Piñas, Anita Hapon, taga-Japan siguro ito, Hapon eh, di ba? Si Simplicio Mendoza, Nixon Nang Torres at si Mary Jane sa New York. Si Hector Punasier, nasa New York din yan eh. Gracie Corbito ng Long Beach, California. Si Beck Sabignano. Si Eleanor Arellano Tamundong. Carmela Tanyida. Ayan, si Samuel Gerald Chaneco Manugid, si GCM Espares, Buboy Bornilla, Sherlock Ceres Tagle. Ayan, si Anto B. Rinsky. Ayan, ha? Si Ricky Mel, Alicia Martinez, bukas naman o. ako, ipupunta pa sa Akwan, sa Libing eh. Ha? Kaya maga tayo magigising, pasensya na o. Ha? Sa bayan ko ay isa dahil dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadai sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik sa Lunes na po, ho? At syempre mga kaibigan, tayo'y mapapakinggan alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, so alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At sa ating pong live stream, alas 10 din ng gabi yan. Ewan natin kung makakapagdalawang oras na tayo sa Lunes. Ito po si Percy Lapid. Nagmamahal sa'yo. Maraming salamat at magandang gabi, Larry Katok. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang-aaral.
ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na